Abang nag-aantay kami sa train, naisipan ko na mag-video. Kaso nga lang, busy naman yung anak ko sa kanyang cellphone. At ayan na nga, nakita ko na napadating na yung train. Ito pala yung train station dito malapit sa tinitirhan namin. Ngayong araw, pupunta pala kami sa Cologne kasi kukunin ko yung mga in-order ko na Filipino food sa isa kong estudyante. Yung biyahe pala namin papunta ng Cologne ay aabuti ng 15 to 20 minutes. Kaya ayan, sa train, nag-selfie-selfie na muna. Habang nasa biyahe, paunti-unti nagugutom na ako, lalo na't alam ko na ang pipick-upin namin ay mga Filipino foods. At eto na nga, nandito na kami sa Cologne Central Train Station. Kung wala pa yung hinihintay namin, dito na muna kami tumambay sa harap ng Cologne Central Train Station. Katabi lang ito yung napakasikat na Cologne's Cathedral or yung Dom. Ito pala yung Cologne's Cathedral or Kölner Dom. Binibisita ito ng maraming turista, kaya kung pupunta kayo ng Cologne, huwag niyong kalimutan na bisitahin ito. At eto na nga, dumating na si Van Dolp. Ay, akala ko si Van Dolp talaga, kamukha niya lang pala. Siya pala si Julius, isa sa mabait kong estudyante. At hindi lang yun, magaling din siya magluto. Kaya naisipan ko, no more de sa kanya ng mga Filipino foods na namimiss ko ng kainin. Presenting sisig! Sisig noon, sisig ngayon, sisig magpakailanman. Ito yung pagkain na hindi mo pagsasawaan. Laging sa inuman o anumang handaan, ang sisig ay laging nandyan. Ito ay pwedeng pang-ulam o kaya naman pang-pulutan. At ito naman ang dinuguan. Ang dinuguan ay isa sa pinakamasarap sa mga pagkain Pilipino. Kung hindi mo pa ito natikman, huwag ka nang mag-antay pa kasi baka magsisig ka. Kapag may ulam, dapat may panghimagas. Para sa panghimagas, meron tayong palitaw. Bilog yung pagkakagawa niya kasi meron siyang yema filling. Kung makikita nyo, meron din siyang sesame seeds para mas lalong sumarap. Ito ay masarap na merienda. Yun nga lang, mahirap gumawa nito, kaya ang ginawa ko, nag-order na lang ako sa kanya. Bago ang lahat, kailangan muna nating tikman para malaman natin kung masarap nga ba. Guys, tikman natin yung ginuguan. Ang sarap guys. Yung asim niya tamang-tama. At yung lasa talaga. Yung lasang dinuguan ng Pilipinas guys. Ang sarap. So, super sarap guys. Try natin guys isunod yung sisig. Sarap. Sigurado guys. Madaming kain ang kailangan natin ito. Ayan, sarap. Guys, ngayon naman yung sisig. Try natin tikman yung sisig. Ang sarap din guys. Kailangan ko na guys ng kulang kabayo. Ang sarap talaga. Sabado pa naman ngayon guys. Meron ako sa ref na beer. Iinom ako at may pulutan ako. Ang sarap talaga guys. So, sobrang sarap pagkagawa niya. Wala akong masabi. Sarap. Sigurado yung asawa ko is magugustuhan ito. Masarap ang pagkagawa. Sobrang sarap. Maanghang yung anghang niya. Tamang-tama lang. Ayan. Sunod naman natin guys yung dessert. Guys, dessert. Sunod natin. Tikman natin. Sarap. Lahat masasarap. Mabubusog ako nito guys. Sigurado. Malagkit pala siya guys. Tapos meron siya guys na feeling sa loob. Yung feeling niya. Tingnan nyo guys. Ayan. Yema feeling guys. Kung
Hindi ako nagkakamali. EMF feeling ito, guys. Sobrang sarap, guys. Si mukha at ang hindi na to aabutan ng 2 araw, guys. Ah, sarap. Guys, kung gusto niyo pala, guys, mag-order, mag-message lang kayo, guys, sa akin, guys. At ibibigay ko yung pangalan niya, guys. Sasabihin ko sa inyo, guys, sulit na sulit. Masarap yung pagkaluto. At saka, guys, tingnan nyo man, guys, ang laki, guys, ng portion nyo, guys. Tingnan nyo, guys, dunibuan. Guys, yung dessert. At yung sisig, guys. Ayan. So, sulit na sulit, guys. So, hindi kayo, guys, magsisisi. Kaya, wag nyo na, guys, palampasin pa, guys. Message nyo na ako at makapag-order na din kayo nito. Alam ko na, miss nyo na, guys, yung mga pagkain na mahirap gawin dito, guys, sa abroad. So, hindi na kayo, guys, maghihirap. Meron na agad kayong pagkain, guys. So, ayan, guys. Hanggang sa muli, guys. Kakain ako, guys. Kasi, nagutom ako lalo, guys. Okay, sige, bye-bye.